Good morning, guys. Happy Wednesday. Nagluluto na ako ng spaghetti. Ayan, papakulo na ako ng noodles. Kulata ako na dito. Tapos, iinitin ko lang yung sauce nito kasi yan na yun. Ready na yun. It's parang sa Jollibee. Try ko lang. Lasong Jollibee na. Yun. And meron akong shopaw. Nakapag-steam na ako ng shopaw kasi request siya ni Chris. Yun na, speaking. Good morning, Pagnit! Ano na si Mangot? Good morning, Pagnit! Ayan. Lumabas na rin si Poknat pero pasok ulit yan mamaya. Tara mo. Matutulog ulit yan. Prepare na. Saglit na lang to. Nubos ko na yung 1 kilo kasi padadaling ko din si Jepo ngayon para breakfast nila sa sa Don Carlos. Kunin natin yung spaghetti sauce. Morning. Alam ko binaba ko na yung kahapon eh. Where? Oops. Gulo ng rep ko. Wala nang nakalagay. Dito siya. Uy, nauuhaw ata si Poknat, anak. Painumin mo. Bigyan mo tubig. Yan. Initin nyo lang to, guys. Pwede nga ito ilubog dun eh, mamaya. Wait for... Ala, di ko lang alam. 1 kilo. Ay, hindi. Sobra ata yung noodles ko. Madami pala sa inyo guys nagtatanong kung magastos ba yung induction namin sa kuryente. For me, hindi. Kasi mabilis siyang mabilis naman yung pagluluto dyan. Mabilis umilit yung mga pan, mabilis makaluto. Kahit na yung mga pata, yung mga matitigas na kailangan palambutin, pinaka-maximum lang na pagpapakulo is nasa 1 hour. Ayun. So, hindi naman. Actually, bumaba yung namin ngayon, yung bill namin ngayon ng 1,000. So, let's see. Pero feeling ko tataas na naman kasi summer, di ba? Na-extend yung paggamit ng ito, aircon. So, ang malakas sa amin aircon kasi hindi siya hindi siya inverter. So, yung yung ref ko is inverter naman yan. Kaya, matipid. So, yun. Sana pala nag-inverter na lang ako. Kasi pinag-ano ko parang nagdadalawang isip ako dun. Kasi unang-una, mahal ang inverter. Pero, sobrang tipid naman niya kasi almost, ang per hour niya lang dun na magagastos is let's say 10 pesos, maximum na ata 10 pesos, ganun. Kaso, sabi ko paano pag umalis kami, ang hirap tanggalin nung at ang hirap magbaklas nung inverter, di ba? Inverter, yung tag dito, anong aircon ba yun, tawag dun? Basta yung meron sa labas, yung hiwalay, split type pa yun, split type pala. So, yun lang. Kesa yung ganyang window, mabilis na lang, tatanggalin lang sila dyan. Kaya ayun, medyo mahal ang naman niya yan. Ang kuryente. And umaabot siya ng 6,000 guys. Monthly namin sa kuryente simula nung magka-aircon kami, 6,000 yung binabayaran ko. 6,000 to 7,000. Pero ngayon nga, is bumaba siya. Pero, mapalik na naman niya kasi nga summer. My gosh. Ayun. Carry lang. Kaysa naman, matay-matay tayo sa init, di ba? Matipid lang. Magmowa ng magmowa para maka-aircon lang. Pero hindi. Siyempre, kailangan natin ng ng comfort o yung mas komportable tayo, di ba? So, para pa tatrabaho pa kung hindi ka magiging komportable sa sa buhay mo. So, ayun lang. Naantay ko lang yung luto yung noodles, 5:30 pa lang naman. So, after nito is, magkano na ako?
mag-edit na ako ng vlog. Hindi na ako babalik sa pagtulog kasi magaan naman yung ano, yung pagising ko. So, feeling ko sakto na yung ano, yung tulog ko. So, yun lang, good morning ulit. Breakfast na daw siya. Ayun. Ang konti lang guys yung ano, yung sauce. Sobrang dami nung ano, nung noodles ko. So, ayan lang siya. Minitro ko na lang. Kasi kapag ininit po pa ito sa stove is, malalong madadry siya. So, ayun. Yeah, half lang siguro yung magagamit. And for me, hindi worth it yung 250 pesos para dito. Pero kung ano, kung nagmamadali kayo or tag dito, ayun nga, nagmamadali talaga yung reason is pwede siya, pero for 250, I think makakagawa na kayo ng good for 1 kilo na tomato, na spaghetti sauce. Kasi magano lang naman yung ano, diba, yung 1 kilo na tomato sauce, yung spaghetti sauce na mismo, lalagay nila ng hotdog, ng ground beef or pork, tapos ng ham. So, sa 250 nyo, makakagawa na kayo ng pang 1 kilo talaga na, ano, na sauce. Yun. Kasi yun is more or less half lang talaga malalagay niya. So, anyway, okay lang. Tinry ko lang naman. Tapos, etong, ano, cheese boy na shredded cheddar cheese. So, yun. Yan, nagluluto ako ng noodles sana. Kaso, nawala ng kuryente. Ang galing. Paano ko lulutuin yan? Buti na lang may ganito kami. Ayan. Magamit ng Asia. Ayan. Pang picnic. Picnic. Color. Hindi ko kasi type yung ano guys, yung spaghetti. Hindi siya yung sa Jollibee na ano. Siguro pang ibang restaurant to. So, nagbigay nga ako sa bahay. Yung mas maliit na tub dito. Kaso sabi ni Japong, ati konti yung sauce na nilagay mo, hindi ko makapit sa noodles. Sabi mo ganun eh. Yan lang, pasok lang. Dapat mag-click. Hindi, huwag mong hawakan. Kailangan mag-click siya. Para mag-click. Yan yan? Pasok. Kahit hindi maabot. Pasok mo, syempre. Nag-e-edit ako guys, inaantok ako, nakakaloka. Makatulog nga muna. Ayan si Daddy, nag-aalis pa nung ano. Ano yan? Ba't ginanyan mo di? Pero makinawa ko eh. Wala ko, sinira mo na. So, ayan, tulog muna ako. Sidlip lang ako. Antok talaga ako. Nag-Jollibee na lang kami ni Daddy kasi walang lulutuin. Hindi ako nag-i-stack ngayon. Hindi, electric fan di. Edit lang ako talaga. Nakakantok. Nag-edit ako, tulog na ako eh. Latest. Hello guys. Ayun, nakatulog kami ni Daddy. Pagkatapos namin mag-lunch. Pero nagawa niya itong ano. Hindi pa nga lang tapos. Ayan. Diba? Ayan pa lang nagagawa niya sa maghapon. Just me oh. Tapos dito naman sa kabila, mag-drill siya para ano. Yung lalagyan ng rod. Tapos antayin ko lang yung ano dito, si Atay sa baba kasi hingi ako ng malunggay, gagamutin si Dayungyung. Ayun, may malunggay diyan. Ayun. Wala pa eh. Ano? Ang hangin no, sarap dito pag hapon eh, ganito. Kaya gusto kong malagyan ng ano ng pang ano ba 'yun? Parang tolda na ano. Para sa hapon, may tambayan kami kasi bala kong, wait lang, ba't ganun? Yung lens ko, sobrang dumi na. Para pag hapon is may ano nga, may tambayan dito. Ma-press ko kasi bala ko ilabas yung isang ano, yung isang sofa na nandun sa kwarto, yung terrace doon sa may kwarto. So, gusto ko ilabas dito or yung table na bilog, yung parang coffee table na binili ko naman na ginamit namin before sa ano sa bazaar ko dito para kahit pag ano kapag ka hapon magmerienda dito presko, di ba? Nakakatuwa. So ayun. Tapos ito yung mga ano, tatanggalin ko pa. Ito wala nang laman to eh. Dati di pa inayos eh. Puro box na lang naman ng samyang 'yan. Siguro may pa isa-isa. Ay dalhin ko na sa store.
Then, ito, yung dalawang carpet na yan, dadali namin yan saan. Pati ito, daling ko na ito sa, ano, sa pagbiyahe na pata Nueva Ecija. Yung dalawang carpet na yan, para mapalabahan ko na may itabi na muna dun. Yun. Then, ito, maglagay, lalagyan ko siguro ito ng halaman dito. Tapos, yung mga shoes, i-transfer ko na dito sa labas. Kasi, ay, wag dyan sa loob. Hinangat-ngat ni, ano, Poknat eh. Basta, ayusin ko. Ay, lulugas pala si, ano, guys, si Lacel sa Sabado. Kaya, makaka-uwi kami ng, ano, makaka-uwi kami ng Nueva Ecija on Monday morning. Madaling araw. So, ayun. Kasi, paano na pa, pa-harvest na nung, ano, nung pulang sibuyas naman. So, ay, mauuna sila, Jepoy. Si Jepoy mauuna ata, tapos si Mama at si Papa Friday, tapos kami Monday. Ewan ko kung sasabay sa amin sila Mama, or mauuna din sila. Ayun. Pero ano namin eh, kasama namin yung dalawang dog, si Poknat tsaka si, ay di si Poknat, si Maggie tsaka si Junior, para si Poknat tsaka si Groot lang yung asikasuhin ni Sel, kasi nga malaki na yung chan niya, diba? So ayoko din naman mag-iwan ng ano, mga responsibilidad dito. Kasi 3 days kami mawawala. Kaya, ayun lang. Pero kasama naman daw ni Sel yung panganay niya eh. So, may ano siya dito. Makakatulong din siya kay Chris. Pag-asikaso kay Chris. Kasi hindi na may kasama si Chris. Gawa na may ano, ano, may ano nun, may pasok Monday to Wednesday. So, ayun. Mabilis lang naman yung 3 days. Biyahe kami ng, ano, madaling araw ng Monday. Tapos, gabi ng, ano, gabi ng Wednesday is biyahe kami para pagdating dito. Flip na yung ano, yung coding. Coding kami pag Wednesday. So, yun lang, guys. Kaka-excite kasi matagal-tagal kami na ano na stay dito sa ano, sa bahay. After umuwi nila Sel simula nung matapos yung bazaar namin noong December, 'di ba? So panakaw-nakaw na lang yung pagano namin paglabas namin, or minsan pag napapakiusapan ko si Emma na tumao dito. Ayun. Dapat si Emma din, kaso wala pa daw schedule. Eh mukhang hindi naman agad-agad makakahingi ng schedule or makakapag ano, request ng leave sa Jollibee, diba? Kasi ganun yun eh, weekly kasi yung schedule doon. So, sakto naman si Sel, paano na pa, paluwas pala ng Saturday. So, yay! Makakabiyahe kami. And para mabisita din si, ano, si Dingdong, nag-set sa akin si Nene, na ano, picture ni Dingdong. Ang taba na ni Dingdong, kasi taba na siya ni Titi. Kaso pa sa way si Dingdong, gusto niyang i-overtake yung ano, pagiging alpha male doon sa, ano, sa mga dogs doon. Eh, si Conan yung ano doon eh, yung alpha male doon eh. Hindi niya, hindi daw kaya ni, ano, sabi niya, hindi niya kaya si Conan, kaya si Tipi daw yung laging inaaway ni Dingdong. Gusto kong ano, mabisita, and then magdadala na rin ako ng mga shampoo nila, yung mga sabon nga, kasi parang ginagalis ngayon yung mga aso, gawa nang nasobrahan sa ano, sa chicken, kaya sinabi ko kay Nene, stop na muna sa chicken, on pork na muna, or beef. Kaya yun, and then dog food, magdadala din ako ng dog food, para yun na muna din ang ibigay ng ibigay. Magluto. Ayun lang, tapusin na namin sa dito. Hello guys, magandang gabi. Ay, nagpapatuyo na lang ako ng hair. Mag-aalas 10 na. Ayun, dalawang araw akong hindi nakapaghugas ng ano ng buhok. Sabi ko kanina, kailangan makaano ako, makaligo ako. Kasi ang bigat na. Anyway, ayun, late natapos yung pinapagawa ko kay Daddy. Puro ano kasi, puro tulog kami kanina. Alam mo yun, ang sarap matulog sa hapon. Kahit na mainit. Kasi malamig yung, ano, yung electric fan namin. Ayun, tapos, natapos is mga 7 na ata. Ayun, kakadrill doon sa ano, sa wall. Tapos yung ano, yung bed na tinanggal ko dito kay Chris, dinala ko pala sa palengke. Ayun, napakinabangan pa nila doon yung mga ano, mga nagtitinda ng saging, yung ganun. Kasi yung iba, ibang mga ano doon, mga tindero-tendera is umuupa din doon ng space. Kumbaga doon na natutulog para hindi na umuwi. So, ayun, wala sila doon sa sa kama. Tapos yun, yun lang. Bukas ano bang ano namin? Wala ata. Dito lang din. Tapos Friday. Alam ko may lakad ako ng Friday. Then Saturday, wala, maglalaba ako para wala akong may iwang ano, labahan kila Sel, kasi nakiusap lang din ako na magstay sila muna na ano nga, habang wala ako, punta kami ng Nueva Ecija. So, kailangan makapaglaba ako nun. So, ayun lang guys, ang ganap ngayong araw na to. Pero alam niyo yung kahapon, grabe yung ganap ha. Almost 1 hour yung ano, yung na-edit ko na vlog. Kaloka. So,
So, ganun ako kapag napapadaldal talaga, napaparami. Pilitin ko man na ano, na mapaikli kahit 13 minutes to 15 minutes lang dapat kasi yung gusto kong vlog everyday para mabilis ma-edit and ma-upload. So, sa daldal ng bunga nga ako ngayon, napaparami. Daming kwento ng lola niya. Anyway, mag-good night na ako guys para bukas na lang ulit na naman tayo mag-vlog. See you tomorrow. Night!